Meryll Soriano opens up about rekindling the romance and reuniting with Joem Bascon after 11 years. She also shares the joy of being a mother again and how she and Joem work hand in hand in taking care of their family. Love proved to be much sweeter the second time around for Meryl Soriano and Joem Bascon, who reunited after 11 years and are now blessed with a baby of their own. CinemaNews caught up with the blooming Meryl as she opens up her back-to-back blessing of finding love again and being a mother for the second time. I'm enjoying motherhood again, so I'm very blessed to experience this again. I'm so happy. Nanibago, pero excited eh. More than the mga fears, masyado akong excited. Alam mo yung, syempre alam mo na yung amoy ng baby 13 years ago. Syempre maasim na yung anak ko ngayon. So excited akong amuyin yung babying mabango. Yung asim na mabango ha, hindi yung asim kamyas. Diba? So excited ako sa lahat ng mga changes sa katawan ko, yung mga hindi ko na-experience noon, yung parehas na na-experience ko ngayon. So, mas masaya ako, syempre, mas masaya na may kasama ka na nag-aalaga din sa'yo, andiyan si Joem. So, ngayon, meron akong partner. At talaga nabiyayaan kami ng oras together because pandemic, di ba? Wala kang choice na no, talagang kami dalawa lang yung nag-work sa baby namin. So, napakagandang blessing din naman yun kahit na, alam mo yun, mahirap. Meryl and Joem dated back in 2009 until their relationship ended with Meryl leaving the country to study overseas. They were reunited in 2019 when they worked for the television series Starla and the film Kulyon. Rumors of a rekindled romance started flying when Joem confirmed his breakup with his girlfriend, vlogger Krisha Oy, last December 2019. After 8 years of being together. Despite being asked if Joem and Meryl have resumed their past relationship, both remained mum about the issue. It wasn't until the first day of January 2021 that Joem and Meryl posted photos of a newborn baby and revealed that they were in a relationship for the past year. Meryl shares what it felt to be reunited with Joem after all these years. 11 years ago, naranasan kong maalagaan ni Joem. And at that time lang talaga, magkaibang landas yung, iba talaga yung gusto ko para sa sarili ko. And nakakatuwa na kami rin pala yung magkakatuluyan, nakakaloka. Talagang hindi ko inakala. So, pag binigay din pala sa'yo ng tadhana, ang kung ano yung dapat para sa'yo, eh, winelcome ko naman ng bonggang-bongga. Di ba, may mga bagay na hindi ka ma-explain sa mundong to and sa buhay mo. Pero, when you're ready and when you're open, dadating din pala talaga yung para sa'yo. Meryl talked about the many changes and developments in their personality after spending time apart that made her relationship with Joem now even better. Love is sweeter the second time around. Na-prove mo sa nangyari? Totoo ba? Oo. Kinilig. Girl! Oo. Mas ano, sweeter. And then, I think, hindi ko ma-explain eh. Kasi, alam mo yung tugma. Tugma naman kami noon eh. Pero iba lang talaga yung mga gusto namin. Mostly ako talaga. Iba talaga yung gusto ko. Pero ngayon, tugma kasi siguro sa edad namin, ano yung mga gusto namin sa buhay. And then, yun nga, syempre, gusto namin magkaroon ng pamilya. So, binigyan kami ng chance magkaroon ng pamilya. It's sweeter the second time around kasi alam mo yung rekindled love. So, hindi mo ma-explain yun eh. Masaya siya. Masaya siya. The actors also shared how Joem is as a father to their baby. Napakabuting tao talaga kasi ni Joem eh. So, I'm just so happy na siya yung kasama ko sa journey ng parenthood again. Kasi napakabuting tao niya. So, napakabuting niyang tatay. And aliw na aliw siya sa lahat. Nakakatawa pag natatakot siya sa mga little things. Yung okay lang ba tumahal? Okay lang ba everything? So, nakakatuwa. Pero grabe ang alaga sa akin at sa baby. Kaya grabing pasasalamat ko. Kasi talagang hindi ako nahirapan. Hindi ako nahirapan. Lahat ng kailangan ko, emotionally, physically, lahat yun na okay sa parenting namin. And sa akin personally.
When asked how Elijah, her 13-year-old son with Bernard Palanca, reacted to the news of him having a sibling, Meryl says, actually, nung sinabi ko sa kanyang pregnant ako, yun, naiyak siya kasi sabi niya, Mom, it's my secret wish since I was 10 years old. Joy took care of him before. He was 2 years old at the time that Joy and I were together. So talagang naalagaan siya ni Joem. Nakakatuwa na walang indifference sa kanilang dalawa. Eli loves Joem and Joem loves Eli. And nakakatuwa yung relationship nila. And then sabi naman, walang pagsiselos. Lagi yan tinatanong eh, nagsiselos ba? Walang pagsiselos kasi talagang dream din ni Eli na magkaroon ng kapatid. Meryl also appreciates her current relationship with her father, Willie Revillame, who is now super hands-on in dealing with his new apo. Super excited ang lolo. Super excited talaga siya. As in, tuwang-tuwa siya. And siguro yun din, no? 13 years ago, iba pa kami mga tao lahat. So ngayon, mas ready siya maging lolo, I think. Super excited niya kaya sa baby ko. And then talagang nilalaro niya. Gusto na niya lumaki para daw kasama niya na sa kama. Balentong-balentong na daw sila doon. Excited siya makalaro. So I'm super happy na ganun. Na alam mo yon na si Papa ay nandyan magiging present sa paglaki ng baby ko. As for the question of wedding and marriage plans, Meryl had this to say. No comment. Huwag muna natin pag-usapan yan. Right now, we're very busy as parents and tsaka na yon. I mean, wala akong may share pa tungkol doon. Pero right now, we're very busy as parents. Hindi naman importante sa lahat. Despite the joy of being reunited and having a new blessing in their life, bashers and critics still rain on their parade every now and then on social media. When asked how she deals with this, Meryl says, no, wala akong time for it eh, di ba? Nag-aalaga ako ng baby. Masaya ang buhay. Ingatan natin na huwag ako magkaroon ng postpartum depression. Nagkaroon ako noon doon, noon kay Eli. And syempre ngayon, mas alam mo na i-handle kung paano mo maiiwasan yung mga ganon. So, dead ma, hindi ka na nag-entertain. Hindi mo nahahayaan na maka-apekto sa'yo yun kasi talagang delikado yun sa mental health ko. Aside from taking care of her family, Meryl is currently busy with her YouTube channel, Dear Mama Meme, dedicated to all mothers. Matagal ko na gusto gawin yung Dear Mama Meme na YouTube channel kasi nga mga kalokohan lang actually. Yung Dear Mama Meme, di ba parang paano to? I'm broke and all that, yung mga ganun. Pero ngayon na nanganak ako ulit, naging mother ako ulit, the second time around, nagkaroon ng purpose yung gusto kong idea na Dear Mama Meme. So ngayon, I want to build a community with mothers at lahat ng mga nag-aalaga sa mga bata, hindi lang naman sa nanay, mga tatay, mga tita, yung mga umako ng, di ba, nag-ampon, lahat yan. So sana makatulong ako dun sa information na sa channel sa Dear Mama Meme. Ngayon nasa Instagram pa lang ako sa IGTV series pero I'll be on YouTube very very soon. Meryl is also set to appear in the Maalaala Mo Kaya Mother's Day special this weekend. Tagal-tagal lang kasi ako inaawitan ng MMK. Lagi ako hindi pwede dahil nung una buntis ako, syempre. Tapos kakapangan ako lang. So finally, naka-oo na ako. And finally, ang Mother's Day special ng MMK. I'm very, very excited. And I'm very, very honored. Of course, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, I Want TFC, at A to Z Channel. Yan, mapapanood nyo ang MMK sa May 15. Mother's Day special ng MMK. Subscribe to Cinema's YouTube channel for the latest, hottest, and most controversial showbiz updates on CinemaNews.